So yun mga guys, kamusta? Ngayon, mag-review tayo ng dalawang klaseng cartridge needle na mumurahin at saka mamahalin. Ayan. Itong Himalaya cartridge needle at itong Yellow Dragonfly 2 na cartridge needle. So, ito guys, sa presyo, napakalaki ng diferensya. Yung Himalaya ay nasa 1,000, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Tapos yung Yellow Dragonfly naman ay nasa 300, pwede rin bumaba, pwede rin tumaas. Kasi pare sila 15 yung size. So ito lang yung nabili ko sa Yellow Dragonfly 2. Isang piraso lang kaya nasa ganun lang yung presyo. So ngayon guys, i-review natin kung ano ba yung itsura niya, kung ano ba yung mas maganda, at ano ba yung mas okay gamitin sa dalawang to. Tingnan natin yung performance, kung sino yung mas nakakaangat sa kanila. So buksan na muna natin siya guys, tingnan nyo yung itsura para makita nyo. Ayan. So ito yung Yellow Dragonfly. At ito naman yung Himalaya. Blue versus yellow. Ayan. So ito yung Himalaya guys. Ayan. So dito napansin ko na yung butas niya ng Yellow Dragonfly dalawa at yung Himalaya naman ay isa. Ayan. So ito guys ay traditional style. So ganito talaga yung mga style ng cartridge needle, isa lang yung butas. Pero ito kasi dalawa. Dalawa yung ano niya, yung tinatawag na parang exhaust pag ihigop dun sa ink pag kasinawsaw natin, 'di ba? So ito isa lang, ito dalawa. So yun yung pagkakaiba niya. Yung dulo, yung tip niya, mas maliit ng konting-konti itong Himalaya. Kaya, mas okay talaga to sa mga detail. Yan yung mga detail ng tattoo. Maganda to gamitin kesa dito. Pero konting-konti lang yung difference. Kaya, kayo pa rin yung masusunod doon. Para sa akin lang, mas okay lang to dun sa mga detailed na tattoo. Yan. So, buksan natin siya guys para makita nyo kung ano ba yung mas okay gamitin sa kanilang dalawa. Diba? So, buksan na natin. So, ito na siya guys. Ayan. So, ito yung Yellow Dragonfly 2. Ayan o. Ito yung sinasabi kong dalawa yung butas. Tapos, yun lang. Wala siyang butas sa harapan. Ito yung harapan niya. Ito yung harapan niya. Tama. Wala siyang butas dito. Medyo nakakalito na pag ganito kalayo sa akin kasi halos parehas lang kahit balibalik ta rin ko. Akala ko ito yung pero nakatagilid pagka ganyan. Kailangan ganito yan di ba? So halos kailangan mo titigan kung saan ba yung harapan. Yan. So yun yung downside niya. Medyo nakakalito siya pagka kinabit nyo. Titigan nyo na lang talagang mabuti. So ito naman, madaling-madali siyang ikabit at madaling-madaling alamin kung ano yung tamang way kasi isa lang yung butas. So doon, ito yung panalo. Doon naman sa tip, pagtabihin natin kasi sabi ko kanina mas maliit yung Himalaya. So ayun, mas maliit nga ng konting konti. Ayan, mas malapad to ng konti guys. Mas maliit ng konti yung Himalaya. Ayan o, diba? Kasya siya dito sa Yellow Dragonfly. Kaya doon, ito yung panalo. Sa galaw naman ng needle sa loob kasi yun talaga yung laging laging problema kasi pag yung needle mo magalaw doon nagkakaroon ng vibration yung paglalining natin, parang garalgal, di ba? So tingnan natin ito, Himalaya. So ito guys, medyo magalaw talaga yung needle sa loob. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Ayan guys, so gumagalaw siya. Tapos, dito naman tayo sa Yellow Dragonfly. Tingnan natin. So, hindi siya gumagalaw. Ayos to, ah. Hindi siya gumagalaw, guys, oh. Diba? Ayan, tingnan nyo. Diba, hindi siya gumagalaw. So, eto gumagalaw, eh. Ayan. Ito, gumagalaw. Diba? So, doon naman, ito yung panalo. Ayan. Kasi, hindi siya shaky. Hindi siya maganon. Kaya ito yung panalo doon. Tapos sa stroke naman or sa play ng membrane niya, tignan natin. Ayan o. So yun guys,
Halatang-halata na yung sino yung malambot. Ito yung malambot, guys. Ito yung maganda yung tulak. Sakto lang. Hindi masyadong persado yung machine. Ito, medyo matigas. Yan. Medyo malakas ang tulak mo para lumabas yung needle. So, doon, ito yung panalo. So, yun. Nalaman nyo na kung sino ba yung mas nakakaangat sa kanilang dalawa. Yan. Kayo na lang talaga yung magde-decision kung ano ba yung napili nyo. Tignan naman natin pagka nagtattoo na tayo gamit tong dalawang needle na to. So, meron akong tattoo na videohan, ginamit ko yung needle na to. Makikita nyo kung ano ba yung mas okay gamitin doon. Tara, tignan na natin. So, ayan na siya, guys. Ayan yung emalya. Uunahin natin siyang gamitin. Ayan. So, marami naman akong video na-upload gamit tong needle na to. Okay na okay talaga tong gamitin, guys. Pero ngayon, tignan nyo pa rin ulit. Ayan. So, dito, guys, hindi ko pinipwersa kasi medyo matulis yung design. Baka hindi natin makuha yung tulis. So, dandahanin lang natin. Ayan. So, yun, guys. Oh, pumasok naman, guys, pero hindi lang siya itim na itim kasi nga dinadahan-dahan ko lang para makuha ko yung tulis ng mga ano na yan, detail na yan. So, yun, guys. Oh, diba? So, okay na okay pa rin talaga gamitin tong emalya. Ayan. Diba, pasok na pasok. So, sunod naman natin tong Yellow Dragonfly 2. Ayan. So, nalito ako, guys, kaya inayos ko ulit. Sabi ko na nga ba nakakalito talaga to ng konti. Pero, titigan nyo na lang mabuti. So, ayan. Medyo malalim ang baon. Adjust muna natin. Kasi, pagka malalim ang lumabas dun sa tip, yun, pwedeng hindi maayos yung trabaho natin. Ayan. So, ito na siya, guys. Ayan, no. Tingnan nyo kung okay ba. So, ito, wala naman masyadong detail yung dulo. Kaya, medyo malalim ang baon natin. Dinidiin natin ng konti. Ayan, pasok naman agad. So, okay na okay din talaga itong gamitin kahit mumurahin lang. Panalong panalo talaga to, guys. Kasi, akala ko nung yung una kasing labas nito, hindi talaga ako nagandahan dun sa itsura ng ano, ng needle niya. Halos kaparehas lang siya ng iba na hindi maganda yung performance, kaya hindi ako bumili. Pero nung in-improve na nila yung itsura, so nag-try na ako bumili. Yun. Ito na nga yung result. Maganda gamitin to, guys. Bumili na kayo nito kasi alam ko nagkakaubusan na nito sa Lazada at saka sa Shopee. Basta Yellow Dragonfly 2. Yan. So, ayun mga guys. Nakakita nyo naman kung ano yung performance nilang dalawa. Ano yung reference. Ano yung maganda. Kayo na lang talaga yung masusunod kung ano ba yung mas pipiliin nyo. Kung itong expensive ba o itong mumurahin. So, eto guys ay product review lang. Nasa sa inyo pa rin yung decision talaga. Kaya, yun. Sana, may natutunan kayo sa video na to. At sana nakatulong to sa mga newbie. Abangan nyo pa yung mga susunod ko na video. Bumili tayo ng Flux Max na clone. Tignan nyo kung ano ba yung itsura nun. Kung maganda ba siya. Tignan natin. So, yun guys. Gusto ko magpasalamat sa lahat na nanonood. At kung hindi pa po wala kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Kasi marami po akong i-upload ng mga tattoo videos, tattoo tutorial, at marami pang iba. So, yun mga guys. Hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Bye!